the maid of honor naman, who is the best friend, kasi kaano siya ni Sis Isa. Is Sis Isa's twin sister, who's in Ireland, and hello. Hi. So, hello po everyone. Kanina po tinatawag ako ni Isa na Chonggi. So ako po 'yun. Ako po si Angel or Jel. Ako po ang twin sister ni Isa. Ang dami nag-aantay para sa message ko. Yung mga nasa Zoom, kanina pa nila sinasabi na excited na sila marinig yung message ko kay Isa. To be honest po, I actually recorded a video. Nung nasa Ireland pa, I recorded a video kasi I don't think I can do a message live. Pero my parents did it. Nagawa ni mommy, nagawa ni daddy, nagawa ni Ayi, at saka ni Carlo ng live. Eh, competitive ako. So, sinmessage ko si Brother Melvin just an hour ago. Sabi ko, brother, magla-live na po ako. Kindly, sabi niya, disregard natin video, sis. Sabi ko, yes po. So, ayan. So, surprise! Live ang message ko. Kabang-kaba na ako. So, as your maid of honor, sabi nga po kanina, ako po yung best friend ni Isa. Nung na-engage siya, wala nang talk, wala na kaming usap-usap. By default, ako na po agad ang maid of honor niya. Siguro yun po yung greatest blessing ng may kakambal. Kasi agad-agad, meron ka na agad best friend. Wala ka nangyak ako kagad. Wala pa. Ano ba yun? So, as her maid of honor, I've imagined doing this na maraming scenario. Iniisip ko, ano bang pwede kong pakulo? Pero, never would have I imagined doing this in a quarantine hotel sa Philippines by myself in front of a laptop and not being there with my sister. Every year, umuwi ako ng December sa Pinas to attend a lot of wedding of my friends, and it breaks my heart so much. Ito yung wedding best friend ko. Wala ako physically. Alam mo, Isa, kung gaano ko kagusto pumunta dyan. I even called Australian Embassy a lot of times. Sabi nila sa akin, pwede ka naman po namin bigyan ng visa, pero hindi sure kung papapasukin ka ng border. Ang dami ko naisip, Chonggi, na plan para sa wedding mo. I wanted to help you plan the wedding. I imagined finding the perfect dress to show you your wildest bachelorette party. I even thought of meeting your family again on a trip. But none of that happened. And come to think of it, Chonggi, I wanted to do a trip with you alone kasi hindi pa pala natin yung nagawang dalawa. Everything happened. Pero okay lang because here we are celebrating the love of both of you. Konting backstory, try ko hindi umiyak. Bata pa lang kami niyan ni Isa, parati talaga kami niyan magkasama. We share our room together. Yung kama namin, double deck. Yung kama ko yung sa taas, yung kama niya yung sa baba. Pero for some weird reason, ayaw ko matulog sa kama ko. So doon ako natutulog parati sa baba, kahit sobrang sikip namin. Tapos, there are times na hindi kami makatulog together. And one of us would just mangangalabit lang, tapos sasabihin, ate, hawa kamay. Or sasabihin ko, Isa, hawa kamay. And that we would honestly holding each other's hand. Bakit ko pa yung sinasabi ngayon? Kasi just me. Ikit na yung kagawanan for you kapag di ka makakatulog. Hindi ako.
spoke sa The Feast, di ba? Yung sa recent Feast conference. Sabi nila, before you get married, there's this one important person for you. Your VIP. Someone, your go-to person. Someone you consult your decision with. And since birth, Chonggi ako yun. But from this day, Chonggi, it would be Ken. And that's okay. That's okay for me. Kasi alam ko, you're in a good hands. Tama yung tinabi ni Carlo kanina. Sabi niya, when you move there, we saw how you grew to the main lady. You became more independent. Naging emotionally mature ka na. Baka naging mas masipag ka na. And most importantly, you became closer to God. And so, siguro that's when I knew you found the perfect match for you. The one. Sa mga hindi po may alam, sa Ireland po talaga ako based. And alam niya ni Isa kung gaano namin trinay na pumunta siya sa Ireland. Ilang beses siya nag-apply. Kahit ilang beses pa yung babayaran na IELTS, sige go lang. The plan is to be together in Ireland. Pero parang may ibang plan si God. Kahit anong gawin namin, hindi na po push through yung application niya. And then one day, sabi sa akin ni Isa, ate, itatry ko sa Australia, ha? Nung sinabi niya yon, parang sabi ko, bakit Australia? Hindi naman yun yung plano. Pero wala. Nung trinay niya, everything just fall in place. Parang para sa kanya talaga. Tapos, nakahanap siya ng maayos na work. Nakahanap siya ng community. At she found her second home. And it also led her to Ken. Siguro nga, Chonggi, no? Parati ko to sinasabi. God's rejection is God's redirection. Kasi your rejection to Ireland redirected you to Ken. I know, Chonggi, God has a purpose kung bakit ka nandyan, kung bakit mo nahanap si Ken, kasi kung nasa Ireland ka, pero yun, to end this, my wish to the couple, I know, marriage can be tough. It's not always rainbows and butterflies. There will always be struggle. But when the time comes, na sobrang hirap na, na gusto nyo na sumuko, I hope you will always go back to this day. The day you decided to be with each other. The day you decided to make your vow in front of God. And I know, kapag si God yung nasa center ng marriage nyo, you will overcome anything and everything. At thank you for both of you for encouraging me to be part of the Feast community. Kasi kayo talaga yung nag-encourage sa akin. So si Ken, hindi naman niya tinutuwan si Isa to be a better person. Both of them also helped me to build my relationship with God. Kaya sobrang thankful ako sa inyong dalawa. To Ken, ikaw na pahala kay Chonggi. Alagaan mo siya kapag malungkot siya or naho-homesick siya. Hold her hand until she falls asleep. Tulad ng ginagawa ko dati. Chonggi, I miss you. And you know how I really wanted to be there. And I'm sorry I'm not there. Pero kahit sobrang emotional ng araw na to, I hope enjoy mo pa din. Kasi ang dami nagmamahal sa'yo dyan. And sobrang overflowing to see na ang daming nagmamahal sa'yo kahit wala kami. So, to the both of you, I can't wait to celebrate with you in person
next year, sana, in God's will and God's time, sana ma-meet ka na namin, Ken. And I want to wish you sana ma-bless ni God ang inyong marriage. And lastly, Ken, welcome to the family. And I wish you a happy marriage and congrats. I love you both. Thank you very much, Angela Maranan. The best friend and the bridesmaid of our dear Isa. The maid of honor of our dear Isa.